Actually, medyo nahihirapan akong imagine kung paano gagawin nila. They have a what? They have a four-core lineup. This might be, tama ka dun, supports Ven. Ginoor, sandali. Dito ng Luna at saka ng Crystal Maiden. Pero still, eto, nagpa-farm pa rin both cores. Sven as a front line. And then that stun. And then that Crystal Maiden. First blood. Makukuha na naman ni Raven dito on Luna. Basta mabigyan mo ang isang Slark lineup ng katiting lang na advantage. Sobrang dami niyang makukuha doon na benefit. So just with that win, and then they were able to give it to the correct hero pa. So okay. Raven going to have a better transition here. Yung gitna nakuha yun, and now bot lane. Parin pa, eto, kinugo nila yung Luna naman. And the out position yung dalawang support key. Pero here's also one thing na siguro kailangan na pag-isipan ng TNC ngayon sa laro nilang ngayon. Teams not really contributing a lot of movement. And in fact, he'll be trapped and killed. Nako, nabigay pa nila kay Bimbo. Ang mangyayari naman dyan, kapag gumawa sila ng moves na gusto nila, mas impactful ang offlane nila, ang mangyayari sa kanila yan is, what happened to Secret? Ano ba nangyari sa Secret before? Ang dami nilang core player, wala naman silang farm dahil hindi nila mapaghagian. Copy. So, ayun yung sentiment. Maganda na meron tayong argument. Pero ito, nagkakapakbakan sa Rosh Pit, mga tropa. Ember Spirit, ready bumakap dito. Pero yung Roshan, kinukuha na ng Ursa. Easy ages, easy life. And then, Marrow Strike to Slark. So, yung palos na Slark, kinil dito ng Sun King using his epicenter. And within range siya, hindi siya nag-blink doon ha. Yeah, they have to bait Miracle. Miracle can actually go over the Hellbear Smasher. He won't be kited, but ang problema din doon. Oh, Sam H! My boy! Nabati natin, pero ito tuloy-tuloy pa rin tayo. Tier 1 tower down. Eto si Sam H. Let's see sa likod. Hinahabol yung Ursa. I mean, Sven. Wala siyang Aegis dito. Alay na lang ba to? For TNC, alay na nga lang. They won't pursue for any more engagement. Two heroes down actually. It is a Crystal Maiden. Pati yung Sven. Pero yung Stark, gustong lumaban dito. And then yung Lucent Beam. Pero TNC trying to kite this one. Ayaw nila mag-full commit. Pero ito, si Kupu, lumingin. Meron siyang Aegis and that Fury Swipe. Dito, pati yung buff ng Ursa. Pero wala na mangyayari nga. Yeah, he's going to get CC'd. Parang yung style ni newbie, SCCC. Oo, na ginagawa niya half damage, half magic damage. So, parang flexible. Pero ito si Jules on Slardar. Speaking of flexible, ito yung fake back. Yung dalawa nilang hero na pinakamalakas sa mid-game, hindi pa nagpe-pay off. So, yung Slardar nila, wala pang ano, hindi pa rin nagpe-pay off yung pick-offs. Yung Ember Spirit nila, yung Magic Build, wala pa siyang nabuburst. Yung Slark, hindi rin kompleto yung item for the mid-game. Kailangan niya ng Echo Saber to... Pero ito, kinoo nila rito yung Rubik. And one more. Isang mabilis, mga chong. And now, sa likod, Crystal Maiden Moon. No. Kahit naka-shadow dance, pero ang gandang Remnant in. Expiring age is though he'll be paying with his life. Miracle dito on Ember Spirit will be dead. Pero ito pa, Nyx Assassin killing that Crystal Maiden. Carapace for him. Microwing to, mga tropa. Pero yung Slardar, nagbabalik si Bimbo. Epicenter pang zone out, mga chong. Para matakot, pero still Bimbo. Ito, yung spin and target niya. Kanina hindi kita napatay, pero this time let's do this. One more round. Pero magbubumama din siya with his own life. Uy! Will he bounce out? Hindi, mga chong. So, yung nangyari doon, 3-4-3. Mineski at saka TNC, fair engagement. Teams, RR has to match the impact na nagagawa ni Sam H. Of course, alam naman natin, different ang mga win conditions ng both teams. But in terms of performance, RR needs to, Pull it together. At this point, parang si Jules ang nagiging primary playmaker nila eh. Eto, nakuha nga nila yung Roshan, mga chong. And now sa likod, na-stun pa nila itong Ember Spirit, nakapag-slide of fist. Pero teams will fall. Luna, may Aegis yan. Pero out, Diyos ko Lord, Ember Spirit, nayari. Eto, hinahabol pa yung Stark. Last hit by Ursa, getting that kill. And di pa sila tapos dito. Gusto niya yung Rubik given na ka-carapace, pero ito, wala ka ng carapace, pare. And yung mobility mo, sobrang limited at the moment. And then another, yung Lucent Beam, pero ito, still, buhay pa rin si RR, kiting that Ursa. They won't go for that one still. Na nagpunta siya dito, nag-drop by siya, nag-donate pa siya ng $50. Shoutout sa'yo, pare, boss. Oo, siyempre, busy yan eh.
Busy yan. Siyempre, mag-aano pa yun. Maniningil pa ng may utang. Anyway, it will be a smoke gang. Ito. Smoke gang. Tuloy tayo rito. Ay, ayan na yung stun. And then yung impale. Yung Ursa, walang Aegis ni Remnant in kagad dito. Isang mabilis na burst. And Mineski going ahead. Pero yung Sam H, ay, Miss Barrow Strike mga tropa. Pero nakapag-sandstorm kagad. Bimbo rito on Stark, mamatay pa Epicenter. Eto na, binigay na kay Bimbo. So mamamatay siya dyan, 1-for-1 at the moment. Pumapalaginig sa Sassin. Barrow Strike once again by Sand King. And then Lucent Beam is Ven. Will fall, pero Miracle, delikado. Nakapag-slide off his pa rin. Yung Miracle, pare, hindi pa namamatay. Pero Barrow Strike, Lucent Beam getting that kill sa likod. 3-4-3, pero humahabol yung Luna. Storm Hammer coming from Ninja Bugin. Ng TP out, Lucent Beam. Oh, barely on the side of this Luna. Again, 3-4-3. Fair engagement na naman for both teams, parang Pao. The Slark also going to look for Kuku. Masakit. Na. Ayan yung Ursa. Pero nag-SS ha. Added durability yan, pre. And now it's time na Abyssal Blade. And then Crystal Blade. Ryu on the high ground! Ulti. Etong mamatay Remnant in by Miracle Killing. Again, Ursa for the second time. That Remnant, mga tropa. Ember Spirit, pero 1-4-2, hindi pa tapos dito, blinking in Stims, pero nice blink out by Slardar, so no more engagement probably on this time, pero 1-4-2 yung nangyari, Ursa in exchange for Slardar, I mean, Nyxtas in tsaka Rubik. And that, at least in that situation is na-salvage nila yon. They were able to pull back out and tell Mineski na if they wanted to chase them, parating na si Raven on the Luna. So this is going to be much, much better for them. Arcane Boots for TNC naman. Abyssal Blade Blink, Mass of Madness, pa-BKB yung Ursa, Crystal Maiden, Tranquil Boots, Windlace, Sand King, Blink Dagger, Force Staff, Yung Scepter, pero uy, bitin! Ang kuya mo bitin! And then siya na nilutubayan, nice Force Staff, pero yung Shrine, ginamit na naman na Mineski rito. Freezing Field by Ryo, pero hindi naging pinutay effective, pero still moving will fall. Meron dito nga, let's see, sa likod, Slardar, Ursa, and then that Epicenter by Sam H. Probably this is the game for TNC, given that Epicenter by Sam H. 3 hero Epicenter yon mga tropa. And the same story just like earlier, team wipe, I mean, a team engagement sa baba, winning for TNC, and now they'll transition into this Medrax, mga tropa. Pero lumalaban pa dyan si Bimbo, Manta style, and then the bash. The bash coming from Ursa, and GG, well played called by Mineski. And there goes your first Manila Classico for our year. Mineski defeated 0-2 ng TNC, Baring Pao. And yung binanggit natin, if they wanted to finish this early, they should take map control. Yeah, they did take map control. Nakita nilang nasa top, they have to TP back down. Dinerecho agad ng TNC yung bottom rock. So that was really, really smart play. Nung game 2, much cleaner execution from TNC. Nakita natin si Raven ang sasarap nung mga binabagsak niyang Lucent Beam, saving people left and right. But medyo natagalan, pero nag-pay off yung Sven. So guys, there you go for our best of 2 series. And probably that's it for me. Pero, man, this was a close game, pare. Hindi to stomp totally. Pumalag yung Mineski even on the mid-game. Even na kahit lugi sila sa laning phase, still, Mineski showed to us na kaya nilang lumaban. And what do you think they should work out for the following games to come, pare? Well, maita naman natin. I mean, this is one of the things na TNC rin has carried on with them since dati pa, no? Ang Mineski talagang malakas ang early game nila. You have very, very good fighting na mga cores. I mean, si Bimbo tsaka si Jules, yung mga karir nila talagang lumaki yan dahil ang galing nilang makipaglaban sa early to mid game. So, kailangan nila ngayon ng galawan for the late game din. And